Okay, Barks, welcome to another vlog. Ayan, nandito po tayo ngayon sa loob ng isang salon. Salon kasi guys ang tawag dito sa UAE kung ikaw ay magpapaganda. Ayan, shout out naman dyan sa mga magpapaganda. Sana may igaganda pa. Ayan guys, pasensya na kayo. Magandang umaga sa Pilipinas at magandang gabi sa UAE. Tama ba? Ay nako, bahala na kayo dyan guys. Ayan, shout out sa inyong lahat. Shout out sa lahat ng aking mga subscribers. Ayan, maraming salamat sa inyo. Ngayon guys ay i-share ko sa inyo ang aking pagpapaganda no. Ayun no. Pagupit lang tayo konti guys kasi para maiba naman. Ayan. Shout out sa inyong lahat ulit sa hindi pa naka-subscribe sa channel ko guys. Pa-subscribe naman ako diyan at syempre huwag kalimutan pindutin ang maliit na kampana para sa mga susunod kong videos. Thank you guys, thank you. Ayan nga po no, yung nagugupit sa akin ay Chinese yata siya o Koreana. Ayun, meron mga kabayan dito na nagtatrabaho, siguro mga nag-ano sila, mga nagpipedicure, manicure at nagkukulay ng mga buhok. Pero yung naggupit sa akin ay Chinese. Tapos, yun, gupit lang siya. Tapos, Indian naman yung mag-ano sa akin. Yung magbu-blower. Yun, ganun. Ganun lang guys. Medyo, pagpasensyahan nyo na at medyo aabutin tayo dito ng 13 minutes. Kasi, matagal-tagal din itong paggugupit sa akin. Kaya guys, panoorin nyo ang aking video hanggang sa dulo. Tingnan natin kung ano nga ba ang itsura ko pag maiksi ang buhok. Sana okay lang din. Hindi ko naman hinahangad na maging maganda. Basta, ang purpose ko dito, bakit ako magpagupit? Kasi, mahaba na talaga ang buhok ko. Ayoko yung ano, parang mahirap nang magsuklay at maaksaya sa shampoo. Ang daming shampoo. Joke lang guys, ayan. Basta maganda din naman talaga yung maiba naman yung ano natin, yung looks. Ayun, talaga lang naman. Ayun guys, kumusta sa inyong lahat diyan? Magkwentuhan na lang tayo. May share ako bilang isang OFW dito sa UAE. Ayan, di ba? So, nandito ako ngayon dahil nga nagkataon na may inutos sa akin. Tapos may nakita akong isang kabayan na namimigay ng flyers. Tapos sa tinanong ko, sabi ko, kabayad, magkano ba yung pagupit? Sabi niya, 10 dirham daw. Sabi ko, talaga, mura naman. Sabi, oo, yun. Tapos, kwentuhan kami konti. Sabi ko, may commission ka ba dito sa pamimigay mo ng flyers? Sabi niya, 1 dirham. Tapos, yun lang, no. 1 dirham, maghapon siyang namimigay ng flyers. Paano kung, may magpagupit ng mga 10, ang kita niya ay 10 lang din. So, naawa naman ako kay kabayan. After ko nagpagupit, binigyan ko siya ng may extra naman akong pera. Binigyan ko siya kasi syempre kapwa natin siyang kabayan dito. Wala kasi siya trabaho. Medyo may edad na din siya. Tapos, sabi niya, naghahanap pa siya ng trabaho na maayos. Yung permanent ba? Yung hindi, yung may kontrata ba? Kaya sabi ko, pagpasensyahan mo na din kabayan kasi ito lang yung extra ko. Yun. Tinanggap naman niya, syempre pasalamat siya. Sabi niya nga, yung pamimigay niya ng flyers, yung kinikita niyang commission doon,
nakakalibre na siya pang kape-kape. O, diba? Kaya, sa mga nagbabalak mag-abroad, isipin yung mabuti. Kung kaya nyo ba mag-sakripisyo? Yun. Diba? Kasi, o sakripisyo bilang malayo tayo sa pamilya natin. Paano kung magkasakit tayo? Walang mag-aalaga sa atin. Tulad niyan, talagang maghahanap ka ng trabaho, pagkakakitaan para may ipang ano ka sa sarili mo, pang kain, di ba? Pambili ng sabon, di ba? So, sa mga nagbabalak mag-abroad, pag-isipan yung mabuti yan. O, ayan na tayo guys, no? Medyo, ano na, tapos na tayong gupitan. O, medyo magaan-gaan na yung pakiramdam. Hindi pa tapos, mayroon pang ano sa dulo. Yun na nga guys, no? Bilang isang OFW, unang-una talaga yung pagsasakripisyo natin. Ayan, pinapanood ko yung ano sa taas. Ayan, medyo... Ayan, shoutout ulit sa inyong lahat. Ayan, diyo na tayo ulit sa... Bilang isang OFW, ay kailangan natin talaga kung kaya ba ng sarili natin yung magsakripisyo. Titiisin natin guys yung lungkot malayo sa ating mga pamilya. Tapos yung kung may trabaho tayo, titiisin natin. Siyempre, makikisama tayo sa mga kapwa natin, OFW din. Hindi yung sarili lang natin ang iisipin natin. Kaya ang payo ko sa mga gustong mag-abroad, pag-isipan nyo ng maraming beses. Kasi hindi biro ang maging isang OFW. Lalong-lalo na dito sa Middle East na ako napakahirap. Lalo na kung meron kang amo na masama ang ugali. Diba? Karamihan sa mga ano dito. May mga amo na masasama ang ugali. Lalo na kung kuripot sa pagkain. Nako. Lalo na yung tinapay lang o kubos itatago pa sa loob ng rep. Diba? Ako na-encounter ko yan guys. Yung amo na halos ayaw kang pakainin. Yung amo na yung lahat ng pagkain nasa loob ng rep at may kulang na lang lagi ng pangalan. Diba? Saan ka pa dyan? Kaya, isipin din natin yung, hindi lang, kaya natin yung mga trabaho, paghihirap, pero isipin din natin yung sarili natin. Tapos, meron ka pang makasama na mga kasama sa bahay na talagang makaka-stress din sa'yo, makakadagdag din. O, diba? Kaya, pag-isipan natin mabuti kung meron lang tayong magandang trabaho sa Pilipinas, i-grab na natin yun. Hindi porket abroad ka, malaki yung pera na sahod mo, diba? Hindi yun. Ang iniisip ng iba, nako abroad yan, maraming pera yan, ako hindi nyo lang alam. Umuutang din kami dito, no? Para lang sa aming mga pamilya sa Pilipinas.
Diba? Ayan na. Ayan na, guys. Tingnan nyo ang aking buhok. Tapos na. Binoblower na siya. Tapos, ano pa siya. Plantsahin pa siya para medyo maganda tignan. Winawalis na yung aking buhok dahil medyo mahaba-haba din yung naputol. Tapos dito guys sa salon, medyo mahal din magpariban. Kaya wag muna tayo magpariban kasi wala pa tayong budget. Pagupit lang muna. Pero alam nyo ba, nung nandun na ako sa loob ng salon, ay siningil ako ng 20. Kasi nga daw yung buhok ko medyo makapal. Hindi daw yun pang 10 dirham lang, sabi niyang nagupit sa akin. Ano, tinanong ako ano daw gusto kong gupit. Sabi ko layers, sabi hindi kaya yung layers mo. Bakit kaya hindi kaya? Hanggang sa dyan, ganyan na lang. Sige, ganyan na lang. Ano din, 20 din ang bayad dyan guys. 20 dirham. Kailangan talaga magpagupit. Ayan na, tapos na. Anong hatol nyo sa gupit ko, guys? Anong masasabi nyo? Comment down below lang. Ayun, no? Na, nagpasalamat ako sa inyo dahil medyo nag-enjoy ako sa kwentuhan natin. Yung shinare ko sa inyo, sana medyo... Yung shinare ko sa inyo, guys, sana... makapagbigay sa inyo ng idea kung paano ba ang isang OFW dito, lalo na sa Middle East. Yun, shout out ulit, tapos na tayo dyan. Tan-tan-tan. Malapit na guys. Inaano na, pinaplancha na guys yung aking buhok sa likod. O diba, pinaplancha na. Yan na. Tapos na. Ang gupit ni Ping Biahera, guys. Comment down kung nagustuhan nyo ang style ng aking buhok ngayon. I-comment nyo lang. At maraming salamat sa mga nanonood ng aking videos. Thank you so much. Bye-bye. Huwag kalimutan i-subscribe ang aking YouTube channel at like ang aking video, guys. Thank you. Bye-bye. Love you.